Magandang umaga po ulit. At magandang hapon, magandang gabi, kung saan man nanonood yung ating online community of faith. Ang aking ginagawa para sa humili, Bible sa kanang kamay, newspaper sa kaliwa. So Bible muna. Pagkatapos na patapos kong magbisa rito, binabasa ko na kaagad yung gospel sa next Sunday. Tapos pagninilaya. Readings mula sa Biblia ngayon. Umapaw ang pagkain sa panahon ni Propeta Eliseo. Kahit ang kaniyang katulong nagsabi, hindi po magkakasya yan. Sa ikalawang pagbasa, sinabi na tayo magkakapatid dahil iisa ang ating ama, iisa ang ating pananampalataya. Pagkapatid mo nagugutom, hindi ka talaga tunay na busog. At sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukan si Pilipi dahil alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Yan po, pagbasa. Philippine Star, baha sa kamay nilaan. Manila Bulletin, Delta variant. Philippine Daily Inquirer, nakalimutan na raw ang laki ng picture ng Laguna, Dubai. Konektado po lahat yan. At lahat yan, nagko-converts, nagkakatagpo, dinadagdagan yan ang threats to our food security. So something to do with the first and second reading and also with the gospel. Nanganganib na pagdating ng araw, wala na tayong makain. Threats to food security. Pero alam ng Diyos, sinusubukan lang tayo. Alam niya nakakayanin na natin yan eh. Nagbilagro na siya eh. Gusto natin kasi araw-araw magbilagro ang Diyos. Nagbilagro na siya eh. Binigyan niya tayo ng isang universe, a wondrous universe, kahanga-hangang sansinukob. Binigyan niya tayo ng planeta na tumutubo ang ating kinakain. Tapos gusto pa rin natin, kagaya ng mga Hudyo, maglupasay na lang tayo, parang si Juan Tamat, hinihintay na mahulog yung bayabas, sa halip na akyatin, ganyan din tayo. Gusto natin, Panginoon, to ba to? Gawin mong tinapay araw-araw para hindi na kami magtatrabaho. Lapag naman sa ating pagkatao yan. Binigyan tayo, nagmilagro ang Diyos. Meron tayo mga synapses at axons sa ating prefrontal lobe, sa cortex ng ating utak. Napakabilagro na niyan. Hanggang ngayon, hindi alam ng mga scientist kung paano tayo nakakapag-isip. Ginagamit natin yan dapat para matiyak natin na mayroon tayong kakainin. Ito lang. Nasa New York ako ng 2019. Binisita ko yung isang vertical farm doon. Vertical farming ang ating kasagutan. Makikita ninyo sa picture. Pwede yan. Maraming container vans. Tapos, aquaponics, 5% lang ang tubig na kakailanganin mo dahil lagi niyang nire-recycle, nililinis, tapos paulit-ulit mong gagamitin. May mga styrofoam, buhay butas, hulog mo doon yung ano, yung pitsay na seedling, tapos tubig na ang mag-aano sa kanya. Lalagyan mo lang yung tubig ng mga nutrients. Kasi minsan, ang laki-laki niyan, wala namang nutrients para sa vitamina ng mga bata. Vertical farming. Pagdasal niyo. Kasi, pag may baha sa Calabarzon, tsaka sa Region 3, magugutom tayo.
Eh darating pa, mas grabe ngayon ang bagyo. Habagat lang yan. Ang lalim na doon sa may tayuman. Paghandaan natin ito. Gamitin natin ang ating utak. Let us use the tools of the fourth industrial revolution, artificial intelligence, drone technology, blockchain technology. Nagagamit yan eh. Kaya yun ang akin. Una, may threat to food security. Barahan mo yung threat na yan. Vertical farming, increased production among the poor people, the poor farmers na nagpapakain sa atin. Marami na kaming plano dyan. Titinda pa namin yan. Kausap ko yung mga ALS learners namin nag-graduate. Gagawin ko lahat, online marketeers yan. Yung galing sa probinsya, kakabit nila sa e-commerce platform, makikita ang mga bata, titinda nila doon sa Divisoria, ihahatid pa sa mga bahay-bahay ninyo. Ang plano, mag-amazon.com kami sa Tondo. Dahil ang Facebook at ang Microsoft, kausap ko na pagdasal nyo, kaunti na lang. Gagastahan nila na lahat ng mga tao sa Tondo may 100 Mbps, may Wi-Fi signal. Tapos sabi ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, malapit sila sa Tondo, mayroong mga bapor darating, may mga isda yan, nakalagay din sa e-commerce platform yan. At bukas, magpipirmahan kami ni Secretary Dar, pumayag siya na yung digital currency na dinonate sa akin, pinangalanan kong kusing. Wala ako kahit isang kusing. Digital currency natin yan, hindi Bitcoin yan, hindi cryptocurrency yan, peg to the peso yan. Bibili ka ng 2 toneladang dragon fruit o kaya 1 toneladang rabbit meat mula sa General Tinio. Magbabayaran kayo online nila. Gusto mo ng cash, mayroon kaming card na ibibigay sa'yo, may permission lahat sa Central Bank of the Philippines yan. Nagbilagro na ang Panginoon. Andyan na yan. Gamitin lang natin. Yan ang una, nasasabihin ko. Para threat to food security. Sabi ng Panginoon, saan tayo kukuha ng pangkain yan? Panginoon, nagugutom na kami. Ang dami-dami ng pamamaraan. Bigay mo sa akin yung ginasta sa Dolomite. Walang magugutom sa Metro Manila. Gagawan ko lahat ng vertical farms ang bawat barangay sa Kamaynilaan. Andiyan na! Kulang na lang dito. At yan ang pangalawa kong sasabihin. Andiyan na rin. 8 billion people. 1 billion yan, nagugutom. Yung hindi sapat ang pagkain. Nakakakain man, kulang sa nutrients, undernourished. Yung iba naman, obese sa mga developed countries. Sa Amerika lang, sinabi ko na ito sa inyo, kalahati ng tinatapon araw-araw ng mga Amerikano na pagkain, bigay sa Santo Papa, mapapakain lahat yung mga nagugutom na tao sa buong mundo. Katotohanan yan. Eh gusto natin magmimilagro araw-araw ang Panginoon para wala na tayong gagawin. So yan ang aking pangalawa. Una, science, evidence-based, tools of the fourth industrial revolution. Pangalawa, social justice. Samantalang obese, yung mga mayayaman na mga bata, namamatay sa gutom yung mga maliliit. Kalooban ba ng Diyos yan? Anong ginagawa mo para maibunsod ang social justice sa mundo? Ayaw marinig ng marami yan. Tambak ang sinabi ng Santo Papa tungkol dyan. Ayaw ninyong marinig yan. Marami nagko-comment na ba't nakikialam yung pare na hindi politika yan. Every human being has dignity, has rights. The right to food security, kaya natin yan. Kung hindi kakamkamin, tingnan mo si Jeff Bezos sa Amazon.com. Magti-trillionaire na yan. 27 people in the whole world. 8 billion. Yung lower 4 billion yan, pag ipunin mo yung yaman nila,
equal sa yaman ni Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates. 27 na ta. Eh dito rin sa atin, 400 families control the economics of the country. Basa kayo ngayon ng Bible kung anong gusto ng Diyos dyan. At ang pangatlo, nasasabihin ko, in line with what the Bible says, saan ka maghahanap ng pagkain para sa mga taong yan? 8 billion yan. 110 million Pilipinos yan. Technology? Social justice? Repentance? Magbago na rin tayo. Halimbawa, 23 billion ata yung kolorete ng mga babae. Maraming magagalit sa akin na babae nito. Pero nagkakakanser kayo dahil yung inyong mga lipstick at saka mga... $23 billion a year ang pambili ng mga kolorete na minsan nagkakasakit naman kayo. Eh, sumusunod kayo pag may picture si Elizabeth Arden at saka si Maybelline at saka kung ano-ano pang nakalagay sa Vogue at Cosmopolitan. Diyan nangunguha ang mga babae ng kung anong maganda. Tanungin niyo ang mga lalaki. Marami diyang gusto, natural kayo. Ayaw na namin noong $500 per ounce na pabangunin niyo eh. Tama na yung amoy sabon na bagong ligo. Magalit na kayo sa akin. Walang kinakain yung iba, bibili ka ng may fashion show, may gown ka na $20,000. Kalooban ng Diyos yan. Huwag ako pagalitan niyo. Basa kayo ng Bible, tignan ninyo ang nangyayari sa buhay ngayon. Yan ang ating pananampalataya. So repent. Tignan ninyo kung tama yung values ninyo. Gusto ng marami i-baby sa humili na, oy, hintay-hintay ka lang dyan. God will have mercy on us. He already has mercy on us. We should do our duty. Mamamatay tayo. Kayo mga lolo at lola, tanda na kayo, kagaya ko, may lakas pa kayo eh. May influence pa kayo eh. Tignan natin itong food security. Yun ang topic ng Bible ngayon. Saan tayo kukuha para pakainin yung inyong mga apo at mga lahi ipang darating? Yun ipagdasal natin ngayon. Kasi itong milagro ni Jesus, konektado sa Eucharist. Sa Eucharist, walang mayaman, mahirap dyan. Basta malinis ang kaluluwa mo, wala nang pakialam ang Panginoon, come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will feed your souls. Yung pagkain ng kaluluwa kasama sa repentance na sinasabi ko. Huwag nang puro mga passion show at saka mga Balenciaga at saka mga Louis Vuitton ang ating pagtutuunan. Namamatay na tayo. Wala nang kinakain yung maraming mga anak ng Diyos. Saan tayo bibiling ng tinapay upang makakain?